eh araw-araw nasa TV. Talagang yung all talk lang, operation all talk lang. Parang 2022 na siguro nasa isip. So ano sabi ng Pangulong Aquino, dating Pangulong Aquino? Eh, yung cauldron daw, mahal, nasan daw priorities, eh 50 classrooms ang nagawa sana. Nakalimutan niya na kinausap ako nung ako ay majority leader sa Senado. At nakita ko sa budget, 10 billion pesos para sa APEC. Sa APEC po. At ano ang sabi nila sa amin? Huwag kayong mag-ingay before and during dahil lahat ng bansa at international press nandito. Kung ano man ang iyong itatanim, yun ang inyong aanihin. When we started out this journey, simple lang po instructions ng ating Pangulo. Build, 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 no corruption. Galingan nyo, gandahan nyo, kailangan walang lugi, sulit parate. Yun lang pong mga konsepto na yon, paulit-ulit po. At yun po ang guidelines na ating sinunod. Ayaw po namin mapahiya sa atleta, ayaw natin mapahiya sa sambayanan, ayaw natin mapahiya kay Presidente Duterte, at lalong-lalo na po yung potential 1 billion viewers of the SEA Games. This is the biggest SEA Games in terms of sports, in terms of events, and in terms of viewership. No? So, ang tinatanim po natin dito ay yung gusto nating inihin in the future. We want to jumpstart our grassroots, national grassroots sports program. Kino-compute ko po to our mahal natin Executive Secretary, mahal po nating Secretary of Finance, Secretary Miguel Diaz, ES Miguel Diaz, Secretary Sunny, sa ating pong stars ng Build, 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 Secretary Villar, Secretary Tugade, Secretary Vince Dizon ng flagship programs, GSIS President, Rolly, no? You know, tinatanim po natin to because we're looking 5, 15, 20, 30 years from now. Give you a quick example. The Metro Manila Subway Project. It will take 10 years, Kuya Art? 10 years. Kung gusto sana ni Kuya Art magpabebe lang magpaganda, marami siyang pwedeng quick fixes na may litrato, may ribbon cutting, but it won't solve the traffic and congestion problem. Yes, we could have refitted Rizal. I don't know how much it would cost. I think it might be even more expensive. Dahil mas maliit yung lupa, maraming gigibayin, maraming gagawin. But we want to decongest Metro Manila. Government owns 30,000 hectares, right? In Clark. So, kung yung mga private business napapataas yun ng lupa, sinusunod natin ang gusto ng Pangulo. Gobyerno naman, sa taong bayan naman. Congressman and POC President Bumble Tolentino is here, Abraham Bumble Tolentino, and I was telling him, pwede pa ba tayo magsama ng isa pang gold medal? Sabi niya, late na kasi kailangan yung federation pumayag at kailangan 4 ang mag-participate. So sabi niya, anong gold medal ba iniisip mo? Sabi ko, gold medal for crab mentality. No? Kasi alam ko na kung sino mananalo eh. May nagbigay sa atin ng free uniforms, binad press pa, kinalabas pa, overpriced. Paano ma-overpriced ang libre? No. And then afterwards, nakita nyo po yung ginawa ng national artist. Pumunta po kayo sa mga art gallery. Yung singlaki po ng podium na to na sculpture, na hindi pa national artist ha, siguro 2 to 10 million, depende sa halaga. Ito po, hindi lang national artist. And of course, nakikiramay pa rin kami sa pamilya. Wala pang isang taon ang pagyaon niya. It turned out to be his last work, yung huling obra. No? Alam niyo po yan, pag natapos ang SEA Games, kung 100 million, may bibili niyan eh. But it's priceless. No? It's part of the history and culture of the Philippines, of Clark. Nalulungkot po talaga ako nung napanood ko ang ating dating Pangulong Aquino na nagpa-interview yesterday. Bakit? First of all, nag-announce sila noong Tuesday ng ceasefire. Sabi nila, para sa mga atleta,
para sa ating bansa, because maraming hindi nakakaalam, the 11 national organizing committees of the 11 countries including our own are all in the Philippines already. I came from Singapore, pina-flash na sa TV ang SEA Games, no? So sabi nila ceasefire after the games na lang. At sabi ko, huwag kayong mag-alala. After the games, kahit araw-arawin niyo ako, ako haharap, ako sasagot. Kung may kailangan idemanda, ako idemanda niyo. Pero wag before and during the games. Eh araw-araw nasa TV. Talagang yung all talk lang, operation all talk lang. Parang 2022 na siguro na sa isip. So ano sabi ni Pangulong Aquino, dating Pangulong Aquino? Eh yung cauldron daw mahal, nasan daw priorities? Eh 50 classrooms ang nagawa sana. Nakalimutan niya na kinausap ako nung ako ay majority leader sa Senado at nakita ko sa budget 10 billion pesos para sa APEC. Sa APEC po. At ano ang sabi nila sa amin? Huwag kayong mag-ingay before and during dahil lahat ng bansa at international press nandito. Sir, bakit medyo magarbo yung mga gala night, yung mga ibang mga kagamitan? Boss, representasyon to ng ating bansa. Ilan ba ang dapat nagawang classroom kung hindi natin hinost ang APEC? 10,000 classrooms. Tapos sasabihin nila, simbolo ng SEA Games, simbolo po ng ating mga atleta, fighting spirit of the Filipino, 50 million, titirahin nila. E sa bibig mismo ni Senator Drilon nang galing, hindi to overpriced. Walang nagsasabi na it's excessive or overpriced. E di ano issue? Namamahalang kayo sa 50 million pero sa 10 billion okay lang sa inyo. The day before bringing up to ni Senator Drilon, he was asking for 50 million for CPP for the Philharmonic CCP for the Philharmonic na mag-tour sa buong mundo, which we supported because that's about Filipino values and culture. Hindi na wala naman nagsabi, huwag ibigay sa Philharmonic dahil 50 classrooms ang 50 million, no? So, ang aking pakiusap, huwag nating sabihin we win as one and then babanatan natin ang sariling atin. After the games, we will paint a target sa ulo dito. Heramin nyo yung sniper guns na gagamitin dito para sa security. Diba? Heramin nyo yung drones na may bomba na anti-terrorist. At kami ni Kong Bumble ang gawing nyong target. Diba? Pero sa ngayon po, para sa atleta po talaga ito. Unfortunately, this debate will not be won this year or in 2022, 25, 2028. Believe me, sa mga athletes, I grew up like Vince, mas bata sa akin ng konti si Vince, na idol si Lydia De Vega. During the time na ang Pilipinas, dating number 2 lang sa Japan, and then suddenly, pababa ng pababa, suddenly there was this inspiring figure, the fastest woman in Asia. Hindi lang in the Philippines, hindi lang Southeast Asia, in Asia. Suddenly, there were talks about the Olympics. And then, Miss Muros came naman. Diba? Ganun din. And all the other inspiring, the story of Manny Pacquiao. Diba? I mean, who would have thought, nung bata kami, lalo yung Thriller in Manila, Muhammad Ali, na siya ang maglalight ng cauldron sa Olympics nung araw, si Muhammad Ali. Did we ever think that we will have one of the greatest fighters ever in the country to light our cauldron? Tapos ano ibibigay natin kay Manny Pacquiao? Kandila? Bibigyan natin ng palayok na doon niya sisindihan? O magkano ang damage in reputation kung palpak yung facilities? You cannot buy this kind of media value for not only local but international press, no? So, ladies and gentlemen, we are representing Team Philippines. Not about the Duterte administration. It's not about Chairman Cayetano. Not about President Bumble or Chairman Butch. Or not about the infighting of sports that's not only Philippines but all over the world. Diba? It's about how we play the game. So sana top today and we fully support our athletes. And sana we look at these facilities and tell ourselves, sana ang Region 1 meron din ito. Sana ang Region 2 meron din ito. Sana ang mga isla sa Visayas kasi mahirap mag-region doon dahil tutulay ka pa ng dagat from Bohol to Cebu to Iloilo, di ba? To
Negros, you know, and then Mindanao. I really look forward to the day, Vince, that people will look at this sports complex and look at Rizal and tell themselves, sports is as important as education. Eh, sa athletes dito, saan kayo natuto ng teamwork? Sa elementary, high school, college, or sa sports? Saan kayo natuto ng disiplina? Oh, siyempre, konti sa magulang, konti sa simbahan, pero hindi ba sports ang nagturo? Sino nagtuturo sa inyo huwag magdroga, huwag uminom masyado, huwag manigarilyo? Was it all itong ginagastos namin sa health? Or is it sports? Because you know that you cannot perform well if you will abuse your body. Diba? So, sports is very important to a nation. Just like morals, culture, and arts. So, Mr. Executive Secretary, who has had weekly meetings just to ensure the success, sir, thank you very, very, very much. Much, much appreciate po. Sexani, thank you po for the 6 billion na gagastusin po para dito. And to our President, dear President Duterte and Senator Bongo, salamat sa tiwala. Hindi namin sisirain ang inyong tiwala at sa ating mga mahal na atleta. No? Let's go for the gold. God bless you all.